And you shall do to him as it shall seem good to you. Then David arose and stealthily cut off a corner of Saul's robe. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, basbasan niyo po ang mensahe, ang mga salita, Panginoon God. Lord, na kami po, Diyos, ay mag-focus, Panginoon God, sa iyong mga salita, Panginoon Diyos. In the name of Jesus, O God, I pray also ang iyong badal na Espiritu, patuloy, O God, na gumalaw, kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon God. Touch every person's heart, Panginoon God. Salamat po, Diyos. At itong mga salita na aming marinig na galing sa inyo, Panginoon God, ay magiging kasangkapan po, Panginoon God, sa ating mga buhay upang kami, O Diyos, ay lumago, Panginoon God. Maraming salamat po. Gamitin niyo po ako bilang instrumento lamang, Panginoon God, ng iyong mga salita. Salamat po. Ito po kami dalangin sa pangalan ng Jesus. Everybody says, Amen. Palapagal natin ang Diyos. Okay. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Pwede ba isang malakas pa na palakpak sa ating Lord? Now, sige atin. What are the lessons from David in Endgame? Okay? Now, sige atin. Number one, God will always intervene. God will always intervene. Ang Diyos po ay lagi po siyang nakikialam at ang Diyos po ay lagi po siya, mga kapatid, pumapagitna sa lahat po ng ating ginagawa. Everybody says Amen. Now, sige atin. Okay? Now, hear me. Para makita niyo yung buong mensahe. 1 Samuel 23:26 backward ng konti dun sa binasa natin kanina. Saul went on one side of the mountain and David and his men on the other side of the mountain. And David was hurrying to get away from Saul as Saul and his men were closing in on David and his men to capture them. Now hear me out. Ang pinagtataguan po ni David, mga kapatid, ng kuweba ay NGD. Ang NGD po ay nakaharap po sa Dead Sea. Sa mga hindi po nakakalam sa Dead Sea, ang Dead Sea po, ito po yung pinaka maalat. Okay? Pag wala po nabubuhay doon, ano? At kapag ikaw po ay doon maligo, lulutang ka po, mga kapatid. Kahit wala kang gagawin, lulutang kasi sobra po talaga. Kahit hindi ka marunong lumangoy, lulutang ka talaga. Ano? Sapagkat ang lahat ng bagay nalulutang plastic daw. No? So kapag lumutang ka doon, plastic ka. Ano? So, mga minamahal ko kapatid, ang nangyari, ito yung bundok, si David ay nandito, si Saul ay nandito. Okay? So, hindi pwedeng gumanon si Saul kasi nga dagat na po yan. Pag si Saul naman ay pupunta rin ka dito dumaan, hindi niya na po maaabutan si David. Nakuha niyo, mga kapatid? Nakuha niyo, mga kapatid? Nagigets niyo na? I'm not talking here, I'm talking about bundok po ito, bundok. Now, in verse 26, Saul went on one side of the mountain and David and his men is on the other side of the mountain. Okay? And David was hurrying to get away from Saul as Saul and his men were closing in. Ibig sabihin, ang ginawa nila, mga kapatid, based on the commentaries, hindi dumaan si Saul doon at hindi rin dumaan si Saul dito. Ang ginawa ni Saul, nag-shortcut. Hi! Nag-shortcut sila kasama ng kanyang mga sundalo. Shortcut sila dito. At nakikita na at narinig ni David ang mga sundalo ni Saul. Now, ate, sige ate. Okay. But, okay? Nasa kalagitnaan na sila ng bundok. Halos matatagaw na nila si David. No? Kasi nga, ang purpose ni Saul is to kill him. Hello, nasa mo tayo? Kaya nga, lagi niyang hinahanap si David ni Saul, ni Haring Saul, para patayin si David. Kasi feeling niya, agawan siya ng trono. No? Kaya ang way niya para makamit ang justisya para sa kanya, patayin si David. Now, look.
Philistine came to Saul, saying, "Hurry and come! Okay? For the Philistines have made a raid against the land." Okay? So Saul returned. Now, hi. Para mahina. Hi. Hello. So Saul returned from pursuing after David and went against the Philistines. Therefore, the place was called the Rock of Escape. And David went up from there and lived in the strongholds of En-Gedi. Bibigyan po yung story. Habang si Saul ay malapit niya nang makapture si David, merong nag-intervene. Nag-intervene, sabi niya, "Haring Saul, huwag niyo munang atakihin si David. Bakit? Yung ating lupa ay inaataki ng kaaway." So ang ginawa ni Saul, ay ganun pa. Sige, withdraw muna tayong lahat at kalabanin muna natin ang mga Pilisteo. Amen? 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 Message here is very clear. Alam niyo ba, every day sa buhay natin, hindi niyo ba nakikita, ang Diyos ay lagi pong nag-i-intervene para ikaw ay hindi mapahamak. Amen? Amen ba mga kapatid? Ang Diyos ay laging nag-i-intervene. Ang Diyos ay laging nag-i-intervene. Malapit niyo nang makapture si David. Pero ang sabi niya, Haring Saul, huwag niyo munang atakihin si David. Sapagkat meron pa tayong atakihin. So, nasave si David, mga kapatid. Tapikin mo ang katabi mo, sabihin mo, nag-i-interfere ang Diyos. Sige nga, okay? Itong Psalms 130, verse 1, ito po yung panalangin ni David habang siya po ay nasa cave ng En-Gedi. Okay, 139 pala, 126. "O Lord, you have examined my heart and know everything about me. You know when I sit down or stand up. You know my thoughts. Even when I am far away." Can I hear amen? Amen. No? "You see me when I travel and when I rest at home. You know everything I do." Alam ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Sabi mo sa iyo katabi, alam ni Lord yan. "You know what I'm going to say even before I say it." Wow! Bago ko pa sasabihin, Panginoon, alam mo na. "You go before me." This is the word. "You go before me." Sa lahat ng ating nilalakaran, nauuna na ang Diyos para ikaw ay hindi mapahamak. Pwede ba kung tapikin mo sa katotohanan ng katabi mo sa loob, pinapangunahan ka na ng Diyos. Alam ng Panginoon na atakihin ka ng kaaway, pero ang Diyos ay laging nagpapadala, nag-i-intervene para ikaw ay hindi mapahamak. Mga kapatid, ayan, nung nakaraan, meron pong akong devotion na na-post ko sa Facebook at siguro napanood nyo na ito. Hayan saan ba tayo, mga kapatid? Pinagmamalaki ni Lord si Job. Napakabuti, napakatapat. Now, Satan, sabi niya, kaya ka lang pinupuri ni Job, Panginoon, kasi pinagpapala mo siya. Kaya ka lang niya wini-worship, Panginoon, kasi pinagpapala mo siya. Subukan mo kayang tanggalin yung pagpapala. Tingnan mo kung hindi ka susumpain yan. Tingnan mo, Satanas mismo, alam niya, in-acknowledge niya na ang Diyos ay nagpapala sa kanyang mga anak. Amen. Ang problema sa atin, tayo mismo, hindi natin in-acknowledge na ang Diyos ay nagpapala sa atin. Ang problema, wala kay Satanas. Ang problema, meron kang ungrateful heart. Kasi ang akala ng mga kapatid, kapag ikaw ay hatog ang ulam, yun na yun. Pag ikaw naman ay bagoong, yun yung pangit. Ungrateful heart. Maraming simbahan ngayon sa Mindanao. Mga minamahal ng kapatid, na walang electric phone. Walang
they still worship God. Amen ba mga kapatid? Tapikin mo ang kapatid mo sa iyo. Itigil mo yung hindi nagpapasalamat sa Panginoon sa iyo. Sa mga nanonood sa live ngayon, yung sinasabi na wala nang saysay ang buhay ko, magpapakamatay na ako, kapatid. Before mo sabihin yan, pumunta ko muna sa mga nanlilimos. They keep on fighting for survival. And yet, hindi sumali sa isip nila yan, mga kapatid. Minsan sila pa ang born again kaysa sa'yo. Can I hear amen? Palapagan na natin ang Diyos. I have a story kung paano mag-intervene ng Diyos. True story. Sa World War II, there is a Christian soldier. Meron saan ba tayo? Mga Kristiyanong sundalo na nakipaglaban sa mga Nazi sa Germany. So they were outnumbered, bakbakan, papapapapap. Ano nangyari? Habang sila nagbakbakan, hindi nila alam na napakarami pala ng kalaban. Okay? So because they were outnumbered, kunti lang sila, unti-unti silang nalalagasan hanggang dumating na lima na lang sila na sundalo. Nasabatay mga patay? So dahil lima na lang sila, ano gagawin nila? Takbo, siyempre. Siyempre. So tumakbo sila mga kapatid, day after day, tumakbo sila. Hanggang nakarating sila Kuya Armando sa kabundukan ng Germany. Pero ang mga sundalo ng mga Nazi, yung Germany, hinahabol pa rin sila. Gusto rin. Hinahabol pa rin. Hanggang nakapunta po sila sa cave. Itong limang sundalo, nakapunta sila sa cave, sa isang kuweba. So pagpunta na lang doon, because they were all Christians, they were praying. Panginoon, help us. Help me, Lord. Na Lord, sana hindi kami makita. Eh, pero yung mga sundalo ng mga taga, mga aliman, may dalang mga aso, kaya na German Shepherd eh, no? No, di ko alam kung sa kanila ba nanggaling yan. No? And then, habang lumilipas ang mga oras, narinig na nila yung mga ano sa paligid na nandiyan na yung mga sundalo. They keep on praying, Lord, help us to deliver us in this evil. Amen. No? Sabi niya gano'n. Help us. So, habang papalapit na papalapit yung boses ng mga sundalo, sabi nila, wala na talaga to. Okay, patay na talaga tayo. Hindi na natin makikita ang ating pamilya. As in, magbabay na tayo dito. Before pa makalapit ang kalaban sa bumanga po ng kuweba, you know what happened? There's a spider. Spider. Hindi po siya yung malaking spider, yung simple spider. Maraming spider. Ang ginawa po nila ay nagbubuha sila ng bahay sa ng kuweba. Sa pintuan ng kuweba. Gumuha sila ng bahay. Simple yung bahay lang. No? So, tinitingnan nila yung spider. Ang ginagawa nito. No, ginagawa nito. So, ang nangyari, gumawa na yung mga spider ng web, top web. Pero sila, ano sila sa sulok? Tahimik. Tapos yung mga sundalo, papasok na sana doon sa kuweba. Sabi lang ganun, pag tingin nila may cobweb, may bahay ng spider, sabi nila, walang tao dito. So, sila pumapag nila, umalis na. Hindi sila pumasok doon sa kuweba kung saan nagtatago ang mga American soldier. Now, lesson. Alam niyo kung bakit na save sila mga kapatid? Kasi ang akala po ng mga German soldiers na imposibleng may pumasok na tao dito kasi nga po may bahay ng ano. Kasi kapag pumasok, ibig sabihin, magigiba yung web. Nakuha niyo mga kapatid? Nakuha niyo? Now, habang gumagawa ng web, ang spider, itong mga sundalo na sa isip nila, nag-pray kami na sana takpan yung aming kuweba ng bato. No? O magkaroon ng landslide, pero Lord, bakit spider ang pinadala mo? Insi-winsi spider pa. No? Ayan tuloy. No? Sa kakabantay ko kay Ali, alam ko na yung spider na kanta. Koko meron pa, pastilan. Ano? Eh, ito kayo niyang, na maminabahan ko kapatid.
Sometimes, sa ating panalangin, hindi ipapadala ng Diyos ang harang na mga wall, thick walls, ang ipapadala ng Panginoon minsan yung mga unwanted na mga bagay. Pero ang purpose ng mga kapatid, no matter what happened, God will always interfere para ikaw ay masalbahan. Ang pangin naman ang malakas ang aking Panginoon. Sabi ng mga sundalo, ay, walang imposibleng may papasok na tao dito kasi hindi nagalaw yung web. Minsan, ang ating panalangin, Lord, bigyan nyo kami ng ganito, ganyan, ganyan, ganyan. But, open your eyes. Open your heart. Ang Diyos ay tapat kailanman at lagi kong nagsusupply sa lahat ng ating pangangailangan. Palapakan natin. Sige na. So, ito na nga po mga kapatid, ano? Na-save ulit si David. Na-save ulit kasi dahil na po may nag-interfere. But, hear me out. Not every opportunity is from God. Motivational speaker is always like this. Grab every opportunity. But let the Bible tells us that not every opportunity is coming from God. Hi. Parang may na. Hi. Hello. Hello. Pastor, parang mo nasabi. Kung ikaw ay nasa kalagayan ni Jesus at habang ikaw ay tinatip ni Satanas, di ba opportunity yun? Amen? Amen. Amen ba? Amen. Kung ikaw ay luluhod sa akin, ibibigay ko ang lahat ng kayamanan. Eh nakita mo yung kayamanan, sabihin mo, opportunity ito. So hindi mo lahat ng opportunity ay galing sa Diyos. Ate, ito, versikulo. Tingnan mo yung mga tauhan ni David. Now, so habang si Saul po ay napagod, so, ang ginawa po nila ay kumbaga parang pinuntahan na ulit nila si David. Talagang pinursunan nila ulit si David. So, habang malapit na po sila kay David, si Saul ay natatae. Natatae sila ba si Saul? Ikaw ba naman eh, habol ang habol, matatae ka talaga rin, ano? No? So, sabi ni Saul, okay, dyan lang kayo, tatayin muna ako dito sa isang kuweba. So, totoo ito, magbasa kayo. So, habang si Saul ay nakaganon doon sa kuweba, do hindi sa kalayuan, nandun si David at ang kanyang mga tauhan. Nakaganon. Okay, so, nakita niya siguro kung ano ang nakikita natin, no? Kapag tumatay. Ano? No, huwag nilang alamin. Basta yun na yun. Okay, totoo yan eh. Kasi nasa madilim ng part si David eh. Kasama ng mga tauhan. Amen ko ba? So, habang sila ay nakaganon, no? Ito ngayon si David at ang mga tauhan. At ang tauhan ni David may conversation between him and David. Ito. Sabi ng mga tauhan, Hari David, now is your opportunity. David's men whispered to him, binulungan, ito na yung time. Mapapawian mo na si Saul. Tumatay! No, nagpataguy-taguy pa. Sa mga Bisaya, no? Pataguy-taguy pa, no? Grabe, no? Sabi, eto ba? I will certainly put, sabi ha? Today, the Lord is telling you. Tingnan mo. Kasi mga bon lagi dito kasama ni David eh. Sabi natin kami, oh, the Lord is telling you. Grabe ho. Sabihin, kasi nga, yung mga tauhan ni David, alam niya rin yung word ng Panginoon before. Ano ang word ni Lord? Ganito. I will certainly put your enemy into your power to do with as you wish. So sabi niya, di ba, naalala mo yung pangako ng Panginoon sa'yo? No? Na ilalagay, no, sa iyong mga kamay, ang iyong mga kaaway, ito na yung opportunity, patayin mo na! Grabe! Kung kayo ay mga born again din, kung kayo ay mga kaibigan ni David, ganun din kayo! No, ganun din kayo! Grabe yan! No? Pinatulfo ka
So si David gumagapang ng hinay-hinay. So David crept forward and cut off a piece of the hem, yung laylayan ng hari of Saul's robe. Hindi ginawa ni David kung ano ang sulsul ng kanyang mga tauhan. Let me tell you, kung kayo po ay nasa kalagayan ng tauhan ni David, day after day, kasama na sila si David na tumatakbo, minsan gutom, minsan basa, minsan tuyo, para lang makatakas kay Haring Saul. Nung nakita ng maliit na butas na oportunidad, ang sabi ng mga tauhan, kung kayo ay nasa kalagayan ng tauhan, garantin ang sasabihin ninyo. But listen to this, ganito kakaiba si Haring David, kaya nakapture niya ang puso ng Diyos na kahit anong sulsul ng kanyang mga kaborn again na mga kapatiran, yung opportunity na yan, hindi niya ginawa. You know why? Hindi lahat ng oportunidad galing sa Diyos. Versikulo tayo ate. Beloved, do not be believed in every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. Test the spirit. Ate, number one. Paano ko nasabi na ang oportunidad ay hindi lahat galing sa Diyos? Opportunity does not contradict His words. Kung akala mo opportunity yan, pero contradict sa salita ng Panginoon, what? Alam niyo kung bakit kayo hiniwalay ng boyfriend niyo? Alam niyo kung bakit naghiwalay kayo? Kasi yung boyfriend mo, hindi born again. Ang harsh mo naman, Pastor. Ano kayo? Ayaw kung ako ang papanagutan ng Panginoon. Sasabihin mo, eh, Pastor! Gagawin ko naman siyang born again. Oh. Who are you? Kaya pag may mga kabataan dito, mga teens, tapos magpapakounsel kayo sa akin, sabihin, Pastor, ano ang gagawin ko? Naghiwalay na po kami. Sinabi na ng Word of God, do not yoke sa mga hindi nyo kakapwa. Lagi kayo naglalaban. Bakit ka nag-worship kayo? Sino ba yan? Bakit ka nag-worship? Huwag ka na mag-worship dyan. Dito tayo sa SA mag-worship. Doon tayo sa official mag-worship. Offering ka pa, 300 pesos. Huwag na, ibang dindit natin yan. Diyan dit ngayon eh. May pampanood na ako ng John Wick. Number two, opportunity will not forfeit Christian values. Kapag ito po mga kapatid ay nasisiraan po ang iyong Christian values, hindi po ito opportunity. Believe me. Sige ate. For what does it a profit a man to gain the whole world? Oh, and lost his own soul. Makuha mo man ang lahat ng kayamanan sa mundo, pero ang kapalit mo naman ito ay kaluluwa, wala rin. Tapikin mo katabi mo sa iyo, wala rin. Sige atin. Ito ang pinaka-best. Opportunity will draw closer to God. But what if I tell you, yung brokenness na iyong nararamdaman, that is God's opportunity para mas mapalapit ka kay Lord at hindi ka mapalayo. Palakpakan natin siya. Totoo. Pastor, natanggal ko ako sa trabaho ko. Okay lang, that is God's opportunity. Kasi kahit Linggo, nagsasamba ka, opportunity yan ng Panginoon.
Amen ba? Oh, opportunity will draw closer to God. Ang apa? Opportunity will lead us to glorify Christ. Tanong ko sa inyo, yung negosyo nyo ba ay nag-glorify si Lord? Yung inyong trabaho ba ay nag-glorify si Lord? Kasi kung hindi po nag-glorify si Lord, hindi po maganda. Sige ate. So whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. 1 Corinthians. For from Him and through Him and to Him are all things, to Him be the glory forever. Amen. Lahat ng ating ginagawa para po sa kapapurihan ng ating Panginoon. Amen. Kung ikaw ay nagtatahi, nagmamanicure, nagpipedicure, nagsasalon, no, ano pa ba yung mga ginagawa niya? Sa mga taga-standard, nagtatrabaho kay bilyar, lahat po yan. You do it for the glory of God. Amen? Next step. Okay. David's obedience is for God and not for man. Sige, ate, basa ulit. Naalala niyo, sabi niya, now, your opportunity, David. Today, the Lord is telling you, ito din pinakita din kanina. So David crept forward and cut off a piece of the hem of Saul's robe. Tanong ko sa inyo, saan po kayo nabubuhay? Para sa tao o para sa Diyos? Saan po kayo naglilingkod? Para sa tao o para sa Diyos? Tapikin mo ang katabi mo, sabihin mo, saan ka naglilingkod? One thing I learned from David's life, kahit nandyan na yung opportunity, hindi niya ginagawa ito because ang obedience niya ay wala sa tao. At obedience ng mga kapatid ay nasa Diyos. Can I hear amen? Amen. Ang pumili sa kanya ng pagiging hari ay hindi tao. Ang pumili sa kanya ng pagiging isang hari ay Diyos. Kaya kung siya ang nagtalaga, ang Diyos ang nagtalaga sa kanya, alam niya na ang Diyos din ang mag-aalis kay Haring Saul at hindi ang kanyang mga kamay. Amen! Amen. Ganun din sa atin! Tinawag tayo ng Diyos, mga kapatid! Alam niya! Hindi ka dadalhin ng Panginoon sa kanyang kalooban na hindi binabakapan ang kanyang pagpapala. Ulitin ko, hindi ka kailanman dadali ng Diyos sa kanyang kalooban na walang back-up na pagpapala. Wherever the will of God is, the grace of God will follow. Parang may nang amen na. Because if He ordained, He will sustain. Amen? Tapikin mo ang katabi sa'yo, pinagpapala ka ng Panginoon. Sa likod, tapikin mo sa likod sa'yo, pinagpapala ka ng Panginoon. Itaas ang kamay ng mga pinagpapala ng Panginoon. Alam niyo yung word na obedience? Balik mo natin. Alam niyo yung famous na verse na obedience is better than sacrifice? Si Saul, lagi siyang nag-sacrifice, nag-offering. Pero dinisobey niya ang Diyos. Pero si David, kakaiba. Kahit po anong sulsol ng iyong mga kasamahan, follow God. Sa likod, tapikin mo, sabihin mo, follow God. You know, pag binasa mo ang James, Santiago, alam niya ang mensahe ng buong Santiago, isa lang, obedience.
Sabi ni Santiago, si Santiago kapatid ni Jesus. Sabi ni Santiago, born again ka, wala ka namang obedience. Na ang dami, ang grabe ang faith mo, wala ka namang obedience. Kahit alam mo ang salita ng Panginoon, ang word of God, kung kahit isa sa mga salita ng Panginoon, hindi ka nag-obey, wala ka rin. Obedience is that. Next. Sige, te. Whatever you do, ang ganda ng verse nito, work heartily as for the Lord and not for men. Music team, minsan gumagana lang kayo para kayo naka-vitamins pag mayroong bagong bisita. Minsan, parabang na-ignite lang kayo kapag may nagkasala. Kasi pinapagalitan. Minsan, mga kapatid ko sa Panginoon, parang nagiging, alam mo yon, parang nagiging masarap ang inyong pakiramdam kapag galing sa outing. Grabe. No? Grabe talaga, pastor. Ako ang anong pastor. Pero pag wala mga outing, ambot. You do it not for men. You do it not for the church. You do it not for the pastor. You do it not for a certain person. You do it not for your girlfriend. You do it not for your wives or husband, spouse, or your siblings. You do it for the glory of God. Next. David's display of being a born again. Number one, no bitterness. Problema sa atin, marami natin born again dito, taga-taga natin born again, meron pa rin bitterness. Alam niyo bitterness? Opposite ng tamis. No anger. Eto eh, no? Nakita niya, siguro kung ikaw si David, no kaya naman? Tapos, grabe, hirap ka lang magtago, lahat na siguro tinaguan mo na, tapos nakakita ka ng oportunidad. Ay, sabi ko sa iyo, nung tumatay si David, no, siguro, sasabayin mo habang lumalabas yung kanyang ano, na sabi ko sa iyo, patay! Talaga niya! Kasi galit na galit eh. But David has no anger. Problema sa ating mga bunagin, kung kailan na bunagin, doon laging magalitin. Mainit na ay, dami nag-email. Oh, may nag-email, amen! Oh, mainit na nga ang panahon, mainit pa rin ang ulo. Oh! No hatred! Alam niyo yung word na hatred? Ang hatred means, tapos na yung nag-settle down na kayo, nag-settle out na kayo, nagkaroon na kayo ng closure, eh? Pero, meron ka pa rin dinadala. Ang tawag dyan, hatred. Tatikin mo ang katabi, sabi mo, tanggalin mo na yan. May kakilala ako, 20 years na ang utang, hanggang ngayon, hindi pa nakalimutan. Tapos, gagawin na pa ako ng mathematics, statistic, sabi niya ganun, yung utang sa akin ni ganito na 1,000, that was 20 years ago, samaan mo ng inflation, may inflation pa. Siguro may nasa 10,000 na yun. Wow! Alam mo ang problema sa'yo? Matali mo pa sana, pero alam problema sa'yo? Meron kang hatred. Limutin mo na ay. Hindi mo alam yung utang na yun, pinalitan ng Panginoon, sobra-sobra. Alam mo, pag pinapapala ka pa ng Panginoon ng sobra, kung tatanggalin mo yung sakit na yan, amen! Nakamupo na raw. May asawa na yung dati niyang ex. Siya din po ay may bago na rin asawa. Tapos, agay. Ayaw ng agay. Uy, mga tiguwak naman. Huwag rin pa rin mong agay. Hala. Pa, ayusin mo yung mga nanay at natin. Hindi ko hawak yan. Hindi ko hawak yan. Yung protis lang ang hawak ko. Ha? Yung protis lang ang hawak ko. Okay? Ito pa! Dili na
Isaiah, in short, hindi nagtatampo. Hindi lang nakamayan ni pastor. Nagtampo na agad. Yan ba? Si David, hindi nagtampo. Hindi nagdamdam. Kahit alam mo, Haring Saul, may patnako. Sa atin, nagtatampo. Hindi lang nakita sa picture sa selfie ni pastor, pastor, laki pala ako. May malay ko ba problema ng cellphone to? Oo. Oh, may mga ganyan. Alam niya, guys, kapag kayo po ay sinapian ng pagtatampo, para sa akin, hindi po kayo tunay na na-reborn. Kulang pa kayo ng bautismo sa kumukulong mantika. Kasi dapat po sa atin, mawala na po yung tampo. Tapi kayo mga katabi, sinuwag ka lang magtampo. Meron pa dito. Bagong-bago lang. Mga teens yun, teens? Teens. Habang kami nagkakainan, hindi lang masyadong, hindi lang pantay yung share ng pagkain. Gusto mo kayo palagi sa kanyo. Ano't pala yung jawin? Mali ko ba sa kutsili ko dito? Gusto mo kayo kanyang cake, may ice and jawin, wala ako. Kapatid, huwag magtampo. Huwag magtampo. Huwag magtampo. Ugali po ng mga hindi po reborn yan. At higit sa lahat, no revengeful heart. Ang tunay na born again, tinanggal na po yung kanyang laging paghihiganti na puso. Kapag sinaktan ka niya, pakawalan mo na. Pakawalan mo na. Huwag nang maghiganti. Sapagkat ang paghiganti ay hindi sa'yo, ang paghiganti ay sa Diyos. Kaya nga, every time na sinasabihan sa ng Panginoon, tayo ng Panginoon, kapag binato ka ng bato, batuhan mo ng tinapay. Oh, see? Kaya mo yung bata, alam na alam. Batuhin mo raw ng tinapay. Gawin ka simple. No? Sabi nga ni Papa, tinapay na walang pampaalsa. Alam mo yung hindi pa umalsa talaga? Yung matigas yun. Okay? Wag! Wag po. No revenge for heart. Wag, wag, wag. Tanggalin nyo na yan. Tanggalin nyo. Tanggalin nyo, please. Tanggalin nyo. Kasi sa mga kabataan, masaya kasi sa kabataan, part ng hiwalayan, tapos nung hinaghiwalay na kayo, wag na mag-revenge. No? Tapos may problema pa sa atin, please be careful with your mouth. May born again akong na-counsel, hindi taga rito. Alam niyo sabi sa akin ni kami? Lalaki siya, ano sabi niya? Pastor, wala akong ibang panalangin sa kanya. Kung panalangin pa? Mabuntisan sana siya. Huh? Gumunaw yung kanyang kapatid, no. Instead na revenge, just bless him. Pastor, pagpalain nawa ang kanyang buhay. Ganun ka simple. Amen ba mga kapatid? Palapan natin ang Diyos. Last but not the least. David restrained his people. Dito ako magtatapos. David restrained his people. Sige atin. He said to his men, dito ako magtatapos, wala ako magtatapos. Di ba nung nakat niya na yung robe, okay? Tapos bumalik siya sa mga tao. Sabi niya, he said to his men, the Lord forbid that I should not do this to my Lord the King. I shouldn't attack the Lord's anointed one. Ipapasandi ko po ito sa sunod na mga Sunday.
Hindi pa, hindi ko po ito gagalawin, itong tax na ano, hindi luwan, because ito po ang topic ko sa sunod na series. Dito po tayo mag-focus. So David restrained his men and did not let them kill Saul after Saul had left the cave and gone on his way. Ang mga mukha po ay sa akin. Marami pong nagsasabi na ito po mga kapatid na event, this is a shadow of Christ. Ay, nasa ba tayo? When we say shadow of Christ, makinig kayo ha? Habang si David ay nandoon na mga kapatid, may oportunidad na napapatayin si Saul, ang sabi niya sa mga tao, wow. Itong mga tauhan niya, sabi niya, David, Hari David, just tell me, even one command, I will kill this Saul. But David says, nope, nope, what? Nakuha yung mga kapatid? In the time of Christ persecution, are you with me? Are you with me? Nung pinersecute ng Panginoong Hesukristo at nilalatigula siya ng mga Romano at naramdaman niya ang sakit, ang bighati, mga kapatid. There are millions or legions of angels in the heaven are ready to attack. Sabi niya sa Panginoong Hesukristo, Panginoon, just say the word. At ang lahat ng mga nagpahirap sa'yo, papatayin ko. Sabi ng mga anghel, hadya-hadya na silang pumatay ng tao. Lahat ng humampas, dumura, yung mura kay Jesus. Gusto na patayin ng mga anghel sa langit. They were ready. But Jesus says, no. No! Because this is not my will. This is the will of my Father. Let thy will be done. Hanggang mamatay ang ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, ang mga anghel sa langit, mahal na prinsipe, just say the word. But Jesus says, no. Hanggang namatay siya, hindi nakapagdigma, hallelujah, ang mga anghel. Kasi gustong iparana sa atin ang Panginoon. Sa lahat ng kasakit na dumating sa atin, ipaimbabaw natin ang pagmamahal. No wonder Jesus Christ nung tinanong, Rabbi, what is the greatest commandments? Simple as this one. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Love your neighbor as you love yourself. Despite sa sobrang sakit ng ginawa ng kalaban natin, mahalin mo pa rin siya. Latayin po. Panginoon, patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Ang tagal na naming Kristiyano, ang tagal na naming Panginoon God na nakakilala, O Diyos, sa iyo, ang tagal na naming nagsasama, Panginoon God, but Lord, meron pa rin kami, O Diyos, na sa puso naming Panginoon God, sama ng loob, O Diyos, sa aming magulang, sama ng loob, O Diyos, sa aming Panginoon God na masasamahan, sama ng loob, O Diyos, hallelujah, sa aming mga kapatid,
Ipinamalas niyo po, Panginoon God, hallelujah. Ipinamalas niyo, Panginoon God, at upang maintindihan ng Diyos na kahit anuman ang ginawa ng Diyos ng kaaway, anuman, Panginoon God, ang ginawa niya sa aming buhay, Lord, mas mataas ang iyong pagmamahal, Panginoon God. Help us, Panginoon. Help us that every day na meron po kaming nararamdaman na ganito, help us, Panginoon God, to forgive others. Help us, Panginoon God, to love each other, Panginoon God. Maraming maraming salamat po, Panginoon Diyos. This is my prayer in the name of our Lord Jesus. Everybody says, Amen and Amen. Palakpakan natin ang mga Diyos. Yung pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah.